Sheila? Oo! O saan ka na ba naman nakarating? Alam mo naman ako, eh, palibot-libot lang. Oy! Dadaan ako dyan mamaya, ha? Sige, anong oras? Eh, gagabihin siguro kami. Alam mo naman, magtitinda pa kami sa daan. Kami? Sino kasama mo? May napulot akong bata! Naku ha, baka kung sino na naman yan. Ay hindi, mabait ito. Nakakatuwa nga eh. O sige, sige, bahala ka. Basta pumunta ka rito ha. Hihintayin kita. Oo. Eh, magkita tayo mamaya. Mauubos ng oras ko ha. Babay na ha. Sa nag-break ka na ba? Gusto mo kumain? Meron pa akong sandwich dito. Ito ba? Hindi ako kumakain ng baon ng isang sampid. Vanessa? Makinig ka. Dahil hindi ko na ulit uulitin to sa'yo. Ayoko na uulitin. Nasasagot ka sa mga tanong ng teacher na hindi ko kayang sagutin. Kasi ang ayoko sa lahat, yung pinapahiya ako. Sinasagot ko lang naman ang tanong ng teacher eh. Pag hindi ko sinagot yung babagsak ako sa recitation. At saka si Nikki naman yung nagpahamak sa akin dahil siya yung nagtaas ng kamay ko. Wala akong pakialam. Pero... Wala nang pero-pero. Ano bang gusto mo, ha, Marie? Gusto mo bang suhulan ko si Lola Corazon para patigilin ka sa pag-aaral? Ha? Kaya-kaya kitang siraan kay Lola Corazon. Alam mo ba yon, ha, Marie? Sige ba yun sa akin? Hindi mo maulit. Buti na yung maliwanag. Bagong pangyayaring ito, mahanap niya na ho si Marisa. Kung sino man nagpadala ng mga papeles na yan, ihulog siya ng langit. Pero wala naman ho tayong kasiguraduhan kung yan nga ho yung papeles na hawak ni Paolo noon eh. Eh, di ba nakamataya na nga ni Paolo ang paghahanap kay Marisa? Hindi nga natin nalaman kung anong tunay na pangyayari sa pagkamatay niya. Ay, malay natin, baka... Baka may natuklasan siya tungkol kay Marisa na hindi niya na nasabi sa atin. Eh kung ganun ho, Aling Minda, mag-iingat ho kayo. Baka nga ho may kinalaman sa pagkamatay ni Paolo ang paghahanap kay Marisa. Huwag niyo kong alalahanin. Mas okay itong ganitong nararamdaman ko. Kahit papano, may nabuhay na konting pag-asa sa akin na makikita ko pa rin ang anak ko. Matagal na rin naman siyang nawawala. Kung makita niyo si Marisa, kailangan niyo rin hanapin si Ella. Hindi magtatagal. Alam ko at nararamdaman ko na magkikita na rin silang mag-ina. Pag nangyari yun, magpapakalayo-layo na kami. Dun sa hindi na kami magagalaw ni Katrina. Kanya ng pera ni Ella. Alam ko naman yung lang habol niya. Hindi namin kailangan maging mayaman. Tahimik ang buhay namin noon. Masaya. Nawasak lang nung pumasok ang mga Rodriguez sa buhay namin. Hindi mo kasama si Ella. Ayusin muna natin ang kaso. Tinawagan ng lawyer ko ang lawyer mo. By now, nakapagsettle mo ngayon. Pero usapan natin ay usapan. Dapat ilabas mo na si Ella. Wala pa akong binibitiwang salita. Ang sabi ko sa'yo, banggitin mo ulit kapag natapos na ang kaso. Wala pa tayo na pagkakasunduan. Alin? Ang 5 milyon? Ibibigay ko sa'yo kapag nasa akin ang bata. 5 milyon bago ang bata! Tuso ko talaga, Katrina! Hindi ako nagtitiwala sa'yo! Mas tuso ang kausap ko! Ako hindi nakakasiguro sa'yo! O sige. Sige na, let's meet halfway. Kalahati ngayon at kalahati pag nakuha ko ng bata. 5 milyon! Hindi ako baliw, Katrina! 5 milyon ngayon at 5 milyon pag nabalik sa'yo ang bata! Well, siguradong panalo ka na. Bakit? Sino bang makakalaban ko dito? Ay naku, siguradong wala nang lalaban sa'yo kasi nakapag-campaign. Okay, class. I now open the nomination for the class president. Are there any nominations? Ma'am? Yes, Nikki?
I nominate Vanessa Rodriguez for president. Any other nomination? Teacher. Yes, Anna. I move that the nomination for president be closed. Class, do you second the motion? Yes, Joey. Objection, ma'am. I nominate Marie de Guzman for president. Sampung milyon ang hinihingi mo? 10 milyon, Corazon! Wala akong ganung kalaking pera. Corazon naman! Pinapainan mo ako ng 4 na milyong dolyar, 10 milyong piso, wala ka? Pero okay lang kung hindi mo kaya. Nasa akin naman si Ella. Anong gagawin mo? Papatayin mo? Kaya kong gawin yon. O di sige. Titiikin kung wala kang matatanggap ng pera kay Ella at wala ka rin matatanggap ng pera sa akin. Pababayaan mo? Eh kung yun gusto mo eh. Di ba yun ang gusto mong mangyari? Tarantadang matanda to ha. Hindi ka kagat sa pain ko. Sana kagatin. Pero kung hindi, 10 milyon na akong 10 milyon. Oh, sige, Katrina. Makakalis ka na. Wala naman pala tayong dapat pag-usapan. Sige, 2.5 million na yon at 2.5 million pag nabalik sa iyong bata. Sorry, nagbago ng isip ko. Ano na naman? 1 million ngayon at 4 na milyon pag nakuha ko ng bata. Okay, deal! Winner now. Vanessa Rodriguez is our class president. Yay! Okay, Vanessa, you may now have the floor. I now open the nomination for vice president. Joey? I nominate Marie de Guzman for vice president. Kailan mo dadali ng bata? Maghintay ka lang. Darating sa'yo si Ella. Ihanda mo ang kabuuan ng ating napagkasunduan. Makakaasa ka, Katrina. Makakaasa ka. Ihanda mo na, Katrina, ang muli mong pagbaksak. De Guzman! Ano ba? Kinakausap kita! Ano bang gusto mo? Pinahiyaan mo na nga ako eh. Mula president hanggang sergeant at arms, hindi mo na ako tinigilan sa pag-nominate. Ano bang gusto mo palabasin? Tinutulungan lang naman kita. Tinutulungan mo ko? Eh mas grabe ka pa nga sa mga kaklase natin na nagtatawa sa akin eh. Pinagbuka mo akong tanga. Then, patunayan mo hindi ka tanga. Lumaban ka! Iwan mo na nga ako! Matalino ka. At hindi ka katulad ng mga Iglesyerong yun. Dapat matuto kang lumagay sa dapat mong kalagyan. Pinapatay sa luneta mga martir ngayon. Wala kang alam. Bobo ko. Inaamin ko yun. Hindi ako nagbibiro. Sige, lumaban ka. Magalit ka. Tigilan mo na ako. Andiyan na yung sundo ko. Nakita ko kung paano ka nila apihin. Pagtawanan at maliitin. Pumapayag ka lang ng ganun. Pero ko, hindi pwede sa akin yun. Iba ako. At iba ka. Pareho tayo. Kaya gusto kitang maging kaibigan eh. Ako, kapag natita ka ng kapatid ko, tiyak na matutuwa sa'yo yun. Magkaisa rin ko ba siya katulad ninyo? Siyempre! At matuwain sa mga bata yun eh. Talaga ho? Tumanda na ngayon sa pag-aalaga ng bata. Ano po ba ang trabaho niya? Yaya! Eh, ano po ba ang masama sa pagiging yaya? Sus, Mariusef! Pagkatanda-tanda na ng inaalagaan niya eh. Hindi pa niya maiwan-iwan. Eh siguro naman yung kasi napamahal mo sa kanya yung bata. Mismo, yun na nga. Ay, nako. Ay! Pero, alam mo yung kapatid kong yun, nakapunta na ng Amerika yun dahil sa kanyang alaga. Samantalang ako. Hanggang ngayon, dito pa rin pag-gala-gala. Ang importante, masaya pa kayo. Siyempre. Lalo na ngayon na nandiyan ka na. Ano? Pwede na ba akong magkikibigan mo? Wala naman akong tinatanggihan eh.
Kaya lang, paano kita magiging kaibigan yung magkaiba nga tayo? Pareho tayo. Ayaw natin mga ugali nila dito. Hindi ako galit sa kanila. Marie, ano ka? Santo? Parang mali yata pagkapili ko sa'yo, ah. Sorry, Joey. Sige nga, sabihin mo sa akin kung ano nagustuhan ng isang ugali niya dito. Lalo na yung maarting Vanessa'ng yun. Kapatid ko ang lalait mo. Kapatid mo yun? Hindi nga tayo magkakasundo. Sige, bye! Grabe, nakakaya si Marie. Kahit anong posisyon, di siya nanalo. At yung newcomer naman, hindi natin alam kung pinagtitripan lang niya si Marie or what. Ay nako, buti lang kay Marie yun. At least now she knows that nobody really likes her. Oh, okay na ba ako maging campaign manager? So, hindi mo ba kami lilibre? Dapat tayo mag-celebrate. Ay, sorry but I can't now eh. Why naman? Eh kasi hindi naman ako nakapagpaalam sa bahay namin. Tsaka, oh, nasaan na yung sundo ko? Nakakainis ka naman, then you owe us. I know. Promise, next time. Promise? Tomorrow. Vanessa! Vanessa! Sino bang nagpapatibok ng puso mo, ha? Ano sinasabi mo? Ana, come on! Kitang-kita sa glow ng mukha mo at sa bihis mo. Nagkasubuan lang to. Bagay naman sa'yo, eh. At saka it's nice to see you dressing up for a change. Thank you. excuse me po, Dr. Salazar. Available po ba kayo para sa interview bukas? Tukol saan? Kasi po, may grupo ng mga estudyante na galing sa Mount Moriah. Gusto lang mag-interview tungkol sa epekto ng paninigarilyo. At saka yung experiences nyo directly with patients na ang sakit ay sanhi ng paninigarilyo. Eh bakit ako? Nandiyan naman si Dr. Rivera, oh. Ako na naman ang tinuro mo. Sino siya? He looks like a goon. Sino muna na kayo? Bakit? Sino ba siya? Wala. Driver lang namin. Sige na, sige na. Sige, bukas ha. Bukas ha. Oo, bye-bye. Oo. Bye-bye. Ano? Kinakamusta ka lang. Si Ella, nasaan na? Hawak ko pa rin siya. Nakita ko nga pala si Tita Marisa. Kasama niya si Tito Federico. Hindi nakakaalala yun. Oo nga eh, parang ganun. Pero bakit? Parang amnesia. Muntik na silang magkita ni Lola Corazon. Buti na lang nagawin ko ng paraan. Kaya ang katan nilagay doon, di ba? Bakit parang hindi ka mapakali? Hindi tayo dapat nag-uusap. Makakita sa'yo. At walang dapat makakita sa akin na nakikipag-usap sa'yo. O siya, sige, sige. Alis na ako. Vanessa, sandali. Wala akong panggastos eh. Pareho nga to. Oh, bilisan mo na. Salamat ha. Una. Marie, Marie. Si Tay, nakita niya ako. Nakita ko nga kayo eh. Buti na lang, Marie, hindi kanya nakita. Dahil kung hindi kukunin niya rin lahat ng pera mo. Ha? Oo, Marie. Takot na takot nga ako eh. Sabi niyang ganun, sasaktan niya daw ako kapag di ko binigay lahat ng pera ko sa kanya. Dapat sabihin ko na to kay Mang Danilo para malaman na rin natin kung nasan si Ella. Huwag! Kasi sabi ni Tatay Julio, tayong dalawa yung pagdidiskitahan niya. Oras na malaman ni Lola Corazon yung ginawa niya sa akin. Kung nakapasok siya dito, ibig sabihin hindi na tayo ligtas. Hindi ko alam. Huwag kang mag-alala, Marie. Magpapalagay tayo ng wanted notice doon sa gate para huwag na siyang papasukin ng mga guard dito sa school.
May cellphone ka na, Katrina. Napansin mo? Binigay ni Federico, ano? Gago. Ano akala mo sa akin? Hindi magaling humanap ng pera? Saan galing? Kanino pa? Eh di kay Corazon. Ibang klase ka talaga, Katrina. Tama-tama. Kapos na rin ako eh. Ulul, ilabas mo muna si Ella. Kailangan ko na siya. Kailangan mo naman siya agad-agad? Oo, para makuha ko ang 4 milyon ko pa kay Corazon. Ano hong surprise ang sinasabi niyo, senyora? Ito. Ang alas natin laban ni Katrina. Di mo kasama si Ella. Ayusin muna natin ang kaso. Tinawagan ng lawyer ko, lawyer mo. Fine na. Nakapag-settle mo ngayon. Pero kung... Nagawa niyo yan? Believe ka na sa akin. Anong pinaplano niyo? Pag nakuha ko na ang mga bag, para rinig ko ito kay Federico. O kaya sa mga police for investigation. Kasi, hindi naman ito pwede gamitin sa korte. Alin? 5 million? Just like music to my ears. Ibibigay ko sa'yo kapag nasa akin ang bata. 5 million bago ang bata! Tuso ko talaga, Katrina! Hindi ako nagtitiwala sa'yo! Mas tuso ang kausap ko! Ako hindi nakakasiguro sa'yo! Kailangan ko na si Ella. Dali mo na siya kay Corazon. Pati si Vanessa, dali mo na rin. Mapakinabangan na natin yan. Nakikorason na si Vanessa. Bakit? Ano nangyari? May nangyari ba na hindi mo sinasabi sa akin? Nagkasakit kasi si Ella. Kaya kailangan pakawalan ko si Vanessa. Ano nangyari kay Ella? Nasaan si Ella? Eh, hindi pa siya magaling. Kaya hindi ka pa siya pwedeng dalhin dun. Wala akong pakialam. Basta kailangan ko si Ella. Rina! Rina! Gising! Papasok tayo sa bahay! Andito rin kapatid ko! Ay, sinasabi ko sa'yo kapatid! Halika na! Ay! Rina! Rina! Ay, naku! Gising! Papasok tayo! Huwag mo na! Halika na! Lumalakas ang ulan! Halika na! Ay! Sumunod ka! Kawawa naman! Magkapinag tayo! Nakakalat na to dito. Thank you.